Isep, kamusta? Wala bang pasok ngayon? Ano ka ba naman, Isko? Linggo ngayon, wala talagang pasok yan. Di mga pre, may pasok ako ngayon. Kaso mamaya pa, panggabi kasi ako ngayon eh. Grabe ka naman, Sep. Linggo-linggo may pasok ka. Magpahinga ka naman minsan, o kaya mag-day off ka. Baka naman magkasakit ka sa ginagawa mo. Hindi pre, okay lang ako. Huwag niyo ako intindihin. May pinag-iipunan kasi ako para sa pangarap namin ng kapatid ko. Tsaka next week, pupunta dito yung kapatid ko galing probinsya. Tsaka nga pala pre, kaya pala kami napadaan dito ni Isko. Mayanam sana kami ng pera sa'yo. Kahit nagpa-banded lang kami, nawalan kasi kami ng trabaho eh. Oo nga pre, pero huwag kang mag-alala. Babalik din namin pag nakapagtrabaho na kami ni Nico. Sige mga pre, walang problema. Dali lang. O ito mga pre, 1,000 to. Ate na lang kayo, tagpa-banded kayo. Maraming salamat dito, Sep ha. Bait mo talagang kaibigan. Paano, Sep? Dito na kami ha. Ipupuntaan pa kasi kami. Sige mga pre, ingat kayo. Guys ko. Uy, Sep, balita. Kamusta? Saan ko punta? Ah, dito lang pre. Susunduin ko lang yung kapatid ko. Naalala niyo ba yung sinabi sa inyo nakaraang linggo? Nauuwi yung kapatid ko dito sa Maynila galing probinsya. Pupuntaan ko lang, nandiyan na kasi siya sa baba. Ah, ganun ba, Sep? Sigurado ako matutuwa yun pag nakita kayo. Sige na, Sep, puntaan mo na. Baka kanina pa nag-aantay yun doon. Sige, pre, puntaan ko na. Sige, Sep, dito na kami. Tagal naman ni Kuya. Saan na kaya siya? Sabi niya, dito kami magkikita eh. Uy, Tol! Uy! Kuya! Ano, Tol? Kamusta sa biyahe? Ayos lang naman, Kuya. Medyo malayo, pero sulit naman. Siya nga pala, Kuya. Salamat ha, kasi nadala mo ako dito sa Maynila. Sa Kuya, mukhang marami ka ng ipon ha. Matutupad na natin yung mga pangarap natin makapunta ng Hong Kong para makita si Nanay. Tara na Tol, doon na tayo sa bahay magpahinga. Mukhang pagod at gutom ka na eh. Tara na! Sige Kuya, tara. O Tol, ito yung bahay ko. O Tol, puma muna dyan. Ayos tong bahay mo, Tol, ha. Medyo malaki-laki din pala eh. Oo, Tol. Magpahinga ka muna. Asikasuhin ko lang yung pagkain natin. Ay, sige, Tol. Salamat, ha. Hey, Tol. Pasok na ako sa trabaho, ha. Diyan ka na muna. May almusal na naman dyan eh. Kainin mo na lang. Tol, siya nga pala. Gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun, Tol? Tol, baka pwede mong pasok sa trabaho mo para matulungan din kita dito sa mga gastusin sa bahay, tsaka para mas papabilis yung pag-iipon natin. Masaya papunta kay Nanay sa Hong Kong. Sige, Tol. Mamaya sasabihan ko yung amo ko para bukas may isama na kita sa trabaho. Sige, Kuya. Salamat, ha. O, sige, Tol. Pasok na ako, ha. Sige, sige. Ingat ka, Kuya. Pagod. Ay nako. Ano Tol, kamusta unang araw mo sa trabaho? Okay naman Kuya. Madali lang pala yung trabaho natin na ano. Tsaka mababait naman pala yung mga nakakasama natin dun sa trabaho. Siya nga pala Kuya. Excited na nga pala ako dun sa pagpunta natin sa Hong Kong. Sana makaipon na tayo agad ng marami no. Para mapunta natin si Nanay sa Hong Kong. Excited na ako makita siya eh. Oo Tol, mababait talaga yung mga katrabaho natin. Siya nga pala Tol, bukas wala naman tayong pasok eh. Lalabas tayo, papakilala kita doon sa mga kaibigan ko. Sila yung unang mga nakilala ko dito sa Maynila nung unang punta ko palang dito. O sige Kuya, para naman may kakilala din ako dito sa lugar natin. Ay Kuya, bibihis muna ako ah. Sige. Tol, tara na, papakilala na kita sa mga kaibigan ko. Sigurado ako nandun yun ngayon sa tambayan. Sige Kuya, tara. Tol. Ay mga pre, kamusta na? Mga pre, kapatid ko nga pala, si Enad. Ay mga pre, ako nga pala si Enad. Enad pre, kakauwi ko nga lang pala, galing probinsya. Ako naman si Nico, ito naman si Isko. Siya nga pala yung sinasabi sa inyo kapatid ko, galing probinsya. O nga pala pre, may bibilin muna ako. Iwanan ko muna sa inyo kapatid ko, kayo nang bahala sa kanya. Sige pre. Tol, diyan muna. Sige Tol. Ay, ikaw pa rin kapatid ni Joseph, yung laging ginagawin to sa amin, galing probinsya. Alam mo pre,
Napakabait nun ni Joseph. Lagi nagbibigay yun at tumutulong. Oh, pre. Mabait talaga yung kuya ko. Patunayan nga niyan. Yan din yung ugali ng kuya ko sa amin sa probinsya eh. Kaya tuwan-tuwa rin yung mga kaibigan niya dun. Nadalian niya pa rin pala dito yung ugali niyang ganun. Ay, mga pre. Gabi na pala. O, paano? Uwi na ako ah. Magluluto pa ako ng pagkain namin ni kuya eh. Pre, siya nga pala. Pagdating ni kuya, sabihin nyo na una na ako. Paano pre? Dito na ako ah. Sige pre, ingat ka. Sige, salamat. Ano tol? Naka-ready ka na ba? Ay, kuya oo. Okay na ako. O tara, pasok na tayo. Siya nga pala tol. May swimming ang mga tropa. Inibitahan tayong dalawa. Pagkagaling natin yung trabaho, diretso na tayo sa Antipolo. Talaga kuya? Di okay pala. Excited na rin ako sa swimming dito sa Maynila eh. Di pa ako naaranas ng swimming dito eh. O, tara na tol, pasok na tayo. Tara kuya. Uy tol, ano, nag-enjoy ka ba dito? Oo oh, kuya, saya pala dito. Ganito pala sa Maynila, no? Di katulad sa atin sa probinsya. Napaliguan natin doon, puro ilog lang. Kaya yeah, lalo na siguro pag napunta tayo ng Hong Kong, ano? Excited na nga ako eh. Kaya nagpuporsige rin akong tumulong sa'yo para mabilis din tayo makaipon. Kuya, sa tingin mo, kailan kaya natin makukompleto yung ipon natin para makapunta na tayo ng Hong Kong? Excited na kasi kung mapuntahan si nanay eh. Uy mga pre! Tutuloy pagkain! Tara, kain na tayo! Uy tol, tara, kain na tayo! Tsaka na natin pag-usapan yan. Tara kaya. Ano tol, nag-enjoy ka ba swimming natin? Oo kuya, sulit nga eh. Totoo lang, ngayon lang talaga ako nakaranas mag-swimming dito sa Maynila. Gaganda pa ng view no? Sabi ka na sa iyo. Ay tol! Saglit lang. Una ka na doon sa bahay. Una mo na yung bag ko, bibili lang ang pagkain natin. Eh sige kuya, una na ako sa bahay ah. Sige. Pagod. Ay nako. Anong oras na kaya? Ayos ah. Ganda ng mga picture ko dun ah. Tumatawag kay kuya. Ano kaya ito? Passbook pa. Passbook to ni kuya. Paano ba marami siyang ipon? Ba't wala itong laman? Tol, nakabili na ako ulam. Tara na tol, kain na tayo. O tol, passbook ko yan ha. Tol, ano to? Bakit ulam naman yung passbook mo? Kala ko ba malaki na ipon mo? Tol, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Tol, nakita ko na tol. Ulang naman yung passbook mo. Ano to? Pinasa mo lang ako sa wala? Tol, papaliwanag ko. Minahon ka. Kuminahon tol? Pinag-usapan natin yung pangarap natin, di ba? Pupunta tayo ng Hong Kong pag nakaipon ka ng maraming pera? Ano to? Magaling ko lang tumulong sa ibang tao pero sarili mong kapatid, ginilimutan mo yung pangarap natin dalawa! Tol, huminahunta nga! Pagsalitain mo naman ako! Pakinggan mo yung paliwanag ko! Hindi ko naman nakakalimutan yung pangarap natin eh! Hindi mo ba alam kung anong hirap ang dinaras ko dito sa Maynila? Kaya huwag mo pagsalitaan ng ganyan! Wala ka lang karapatan para pagsabihan ako ng ganyan, Tol! Ha? Ginilimutan mo lahat ng pangarap natin dalawa! Kaya ngayon, aalis na lang ako! Ha? Aalis na lang ako! Ako na lang bubuo ng pangarap na kinalimutan mo na lang! Daga na! Tol! Tol! Nabi-uwi mo sa Maynila tapos wala lang. Masa lang ako eh. Uy, boss! Sorry po, boss! Sorry po! Sige, kuya. Okay lang po.
Reynald Costales. Kaya, tapo po yung ID mo. Ay, salamat kuya. Costales pala apelido mo, boss. Opo kuya. Bakit po? Naalala ko lang kasi yung dati kong katrabaho. Costales din kasi apelido niya eh. Probinsyano. Pero alam mo pre, napakabait ng tao na yun. Kwento nga niya sa akin dati, nung unang salita niya dito sa Maynila, napakalaki daw ng hirap niya. Walang-wala siya. Halos wala na nga rin daw siyang matulugan eh. Pero buti na lang pre, may mga tumulong sa kanya ng mga kaibigan niya. Hanggang sa makaraos siya. Pero alam mo ba pre, kung anong ginawa niya sa mga taong tumulong sa kanya? Tinulungan niya rin pre. Halos wala na nga natitira sa kanya eh. Dahil sa ginagawa niyang tulong. Pati nga sa sweldo niya pre, wala na din natitira eh. Kasi yan, sabi niya sa akin, may pinapadalan daw siyang kapatid niya sa probinsya. Sabi ko nga sa kanya pre, mag-asawa na siya eh. Kasi tumatanda na siya. Alam mo ba pre, kung anong sinabi niya sa akin? Hindi daw siya mag-asawa pre. Hanggat di niya natutupad yung pangarap nila magkapatid. Kasi pre, mahal na mahal doon niya talaga yung kapatid niya eh. Pre, handali lang pre, ba't kumiyak pre? Oh, wala po to kuya, minaalala lang po ako. Sige na pre, dito na ako ha, pasensya ka na ha. Sige po kuya. Enad, ba't parang alungkot na naman? May problema ka ba? Kuya Joseph, nami-miss ko kasi talaga si nanay. Tara, sama ka na lang sa akin. Gagala tayo. Sige po. Tara. Kuya Joseph, nasa na kaya si nanay? Miss na miss ko na kasi siya. Huwag mo nang hanapin yun, Enad. Nasa Hong Kong na yun. May asawa na siya dun, di na babalik yun. Sana makapunta tayo dun para makita ko na si nanay. Miss na miss ko na kasi siya. Kaya mo, Enad. Mag-iipon ako. Pangako sa iyan. Pupunta tayong Hong Kong. Talaga, kuya. Pangako yan, ha? Pupunta tayong Hong Kong. Oo, Enad. Pangako yan. Basta, kahit magkalayo man tayo, ha? Laging mong tatandaan. Solid tayo. Opo, kuya. Maraming salamat po. Pangako yan. Solid tayo. Kamali ako. Laging mga sarili ko, eh. Tama si kuya. Hindi ko inisip na ganun pala yung nangyari sa kanya dito sa Maynila. Kailangan kong balikan si kuya. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Tol, sawari mo ako. Kuya! Tol, bumalik ka! Kuya, patawarin mo ako, kuya! Kuya, patawarin mo ako. Maging makasarili ko eh. Hindi ko inisip yung mga hirap na pinagdaan mo dito sa Maynila. Tol, pasensya ka na. Hindi ako nakapag-ipon. Pero Tol, hindi ko naman nakakalimutan yung mga pangarap natin eh. Oo kuya, alam ko na naman na yung lahat eh. Kuya, pangako sa'yo. Sabay natin tutuparan yung mga pangarap natin. Pangako yan, kuya. Tol, ano, tapos ka na ba dyan? Opo, kuya, tapos na. Tara na, bilisan mo, baka mali tayo sa flight. Okay, kuya, nandyan na, palabas na po. Tol, ito na yun. Oo nga kuya, kahit medyo natagalan, ang importante, matutupad na rin natin yung mga pangarap natin. Salamat kuya. Wala yun tol, ano ko ba? Tara na, baka maliit pa tayo sa flight natin. Tara kuya.